Nagbike kami sa pinakamagandang isla sa buong Pilipinas. Ito ang Hulo Sulu. Pero hindi porket ito ang pinakamaganda ay ito na ang pinakaligtas para sa'yo. Dahil alam naman natin, di ba, na Hulo Sulu ang pinakadelikadong isla sa buong Pilipinas. Yan ang ipinaglalaban ng MNLA. Pula, bangsa, and akama. Country, yung identity, at saka yung religion. Siguro sa ngayon, kapatid pa din ng salitang delikado ang Hulo Sulu. Pero yan ang susubukan nating alamin kung kumusta nga ba ang kasalukuyang estado ng seguridad pagdating dito sa isla. Samahan nyo na din akong tikman ang kanilang iba't ibang klaseng pagkain, alamin ang kanilang kultura, bless po, at pasyalin at libutin ang mga lugar na pwedeng unang beses mo lang makikita dito sa isla. This is Lem Official and welcome to another episode of our Philippine Bike Adventure Episode 35, wherein plano nating ikutin ang buong Pilipinas gamit ang ating bisikleta. You can support this ride by sending stars, subscribe, follow, and like na din. Kayo nang bahala. Simulan na natin yung kwento. Pagkatapos nating magpalutang-lutang ng halos 12 oras sa ibabaw ng dagat, ay nakarating na tayo dito sa isla ng Hulo Sulu. Sinalubong tayo dito ng ilang miyembro ng Taosog Bikers. Tapos nagkaroon din ng konting problema sa Coast Guard dahil ayaw kaming pakawalan. Kailangan daw sila magdadala sa amin sa tourism office. Kung gusto nyong panoorin yung kwento about dyan, i-play nyo na lang yung another episode nito, yung episode 34. Ngayon kasi, focus lang tayo sa pag-ikot dito sa buong isla. Ate, nandito na tayo sa Hulo Sulu. So may security daw tayo from Coast Guard. Ayaw tayo pakawalan. De joke lang. Pinapapunta lang tayo ng tourism office pero nagkaroon na pala sila ng communication nila, sir. So ay na, tara na. Sama na tayo sa kanila. Okay, first time in Hulo Sulu at umuulan. Katulad ng aming inaasahan, kaliwat kanan ang makikita mong mga uniform personnel na nandito sa may isla ng Hulo Sulu. Morning po! Hindi ko alam kung halatang dayo lang kami dito sa lugar or dahil siguro madalang naman kasi talaga yung mga nagpupunta ditong turista. Kaya kilala nila kung sino yung mga dayo at mga bago lang dito sa isla. Sulu! Nga pala, kasama natin dito ang ilang miyembro ng TBC or Taosog Bikers Club. Sila yung mga nasa likod na nakamotor, nasa harapan, tsaka yung nakasasakyan na din. Medyo nahihilo pa talaga akong magbisikleta nito. Ang tagal kasi naming palutang-lutang sa dagat. Pero buti na lang, nag-aya muna silang magkape. Ito pala yung vice president ng TBC or Taosog Bikers Club. Tapos, ito lahat yung mga makakasama natin sa buong tour natin dito sa Hulo Sulu. Yan, kape daw muna. Kasama natin sila, sir, from TBC, tama po? TBC, yan, sila, sir. So, umuulan dito sa Hulo Sulu. Yan, kape daw muna tayo. Hello po. Taosog ang tawag sa mga tao dito. Dalawa ang ibig sabihin yan. People of the current at yung mga locals naman, ang ibig sabihin ng tao ay yung person and then sug, which means the old name of Hulo Sulu. Amar po. Amar. Sorry po, Amar and? Adyarnel. Bakit sila yung mag-accommodate sa atin dito sa Sulu, finally, our dream destination. Tapos hindi lang yon, kasi bukas pupunta tayo Tawi-Tawi. Yung bangka din ni sir yung gagamitin. Bangbang sugang tawag dito sa mga hinain sa atin or Taosog pastry. Ilalatag sa'yo ang iba't ibang klaseng putahe at ikaw ang bahalang kumain ng kung anong gusto mong kainin dito sa mga to. Taosog de Legacy. Oh, Taosog de Legacy. Wow, videoan natin. Oh, Taosog de Legacy to. Parang every morning, ito yung coffee shop ng bayan. Sambayan ng matapos. Sambayan. So, hindi masyado mahal. Apo. Sa totoo lang, dito kami pinaka nag-enjoy sa pagkain. More on locals kasi, lahat ng pagkain dito ay halos dito lang namin natikman. Katulad nitong hawak-hawak ko ngayon. Good trip tayo. Ang tawag sa suman na to, sir? Junay. Ayan yung picture nyo. Tapos maanghang siya, kakaiba. Maanghang. Yung nakikita nyo ngayon, nilagay yan, hindi para bayaran natin lahat. Kung ano lang yung nakain natin, yun lang. Yun lang yung babayaran. Galing naman dito, lalatagan ka ng pagkain. Yan. Tapos, yung hindi mo makakain, hindi mo babayaran. Pero nilatag lahat yan dyan. Yung makakain mo lang yung babayaran. Yes, yung makakain mo lang yung babayaran. Galing! Sana ganito din dun sa atin sa Luzon. I recommend kung pupunta kayo ng Hulo Sulu, subukan yung tikman itong bangbangsog nilang tinatawag. Tapos tinikman din namin itong kapin nilang binigay sa amin. Ito daw yung Taosog na coffee nila. May tawag sila dito eh. Hindi namin inasahan na ganito pala ang ugali ng mga Taosog. Napakababait at napakamaalaga. Kaya naman, after namin kumain, ay magbibisikleta na tayo at iikutin na natin ang buong Hulo. At ayan, tapos na kami kumain dito. Punta daw tayo ng munisipyo sa tourism office. Ayan. Siyempre, kasama pa din natin sila.
Akala namin ay mapapasabak agad kami sa napakahabang padyakan, pero buti na lang malapit lang yung munisipyo dito. Ang problema kasi medyo nahihilo pa kami ni Danny dahil sa haba ng oras na binyahin namin sa dagat, kaya medyo alanganin pa din talaga kaming pumadyak. Pero eto na tayo sa munisipyo ng Hulo, Sulu. Dito na tayo, papunta tayo ng Tourism Office of Sulu. Sulu, Hulo. Ang Sulu kasi ay yung province, yung Hulo, yun yung municipality. Siguro mga 1 kilometer away lang ito mula sa pinagkapihan natin. Tapos dumating na agad kami dito sa town hall ng Hulo, Sulu. Pero hindi pa dyan tapos mga kabatak, dahil mamaya dun tayo mabubudol. Panoorin nyo hanggang sa dulo. Hulo, town hall mga kabatak. So ito na, yung munisipyo nila syempre. Di na ako nagiging creative sa mga videos ko ngayon, no? Pero raw video kasi mas masaya yon, di ba sir? Thank you po. Pasok muna tayo. Apo. Sige po. Fork or T City call lang naman ito mga kabatak. Tinawag kami ng tourism office. Konting signature lang. Konti lang kasi talaga yung nagpupunta dito na turista sa kanilang isla. Pero napakaganda ng isla na to. Maya-maya makikita nyo yan. Tapos ito din yung loob nung kanilang munisipyo. Inikot na din namin. Nakadisplay dito yung mga naging mayor and governor na dito sa may isla ng Hulo, Sulu. Kaya parang nasa museum ka na din kapag ka pumunta ka dito sa munisipyo nila. Ito ang isang bagay na nalaman namin dito. Religion is not a problem dito sa isla ng Hulo, Sulu. Meron dito mga iglesia, Catholic, born again, and even Islam mga kabatak. At lahat sila ay nagre-respetuhan. Ito yung buong file. So, may mga sama din. So talagang religion is not an isa issue. So sobrang bagong information yun sa amin. No? Coming from Taga Luzon, ang akala lang namin pag Sulu ay automatic lang. Muslim. Automatic talaga. Sobrang eye-opener na hindi pala. Hindi. Tsaka nire-respect po talaga dito kahit anong religion mo. Walang discrimination. Kasi alam nyo po ang sabi sa amin, ito yung totoo. Pagkadating nyo sa gawing ito, itong mga Muslim side, kung tawagin nila dun sa Luzon, medyo delikado dyan. Yun yung madalas sabihin sa amin perception. Oo, yun yung perception nila dun eh. Pero pagdating mo dito, kahit anong religion mo pa, respect ka. Ka. Nakakatuwa lang pong isipin na... Alam na, wow, may cathedral dito sa Sulu. Iglesia, meron din. Meron iglesia ni Cristo. Meron din. Dahil napag-usapan na lang din naman natin ang religion, nagbisikleta na kami papunta sa may katedral dito sa Hulo, Sulu. Ito yung patunay na may Kristyanismo din dito sa kanilang isla. Ngayon mga kabatak ay pupunta na tayo sa katedral nila kasi gusto nating patunayan dito sa videos natin na totoo yung sinasabi nila na hindi issue ang religion dito. May mga Catholic dito, may mga iglesia at may mga Muslim din. So iba-iba, kaya tingnan natin yung katedral muna. Tapos sunod natin yung mosque nila. So para makita na din natin yung kultura dito. Civilized na pala dito sa Hulo, Sulu. Tsaka tahimik na. At sila din ang nagsabi nun mismo. Maliit lang ang bayan ng Hulo, kaya napakalapit at napakabilis lang nating mapuntahan ang bawat destinasyon. Ito yung ano, ito yung katedral. Kaya may tragic na nangyari. Dito nangyari yung twin bombing. Ah, dito po yun! Twin bombing, ito yung nabalita noon na may kambal na pagsabog sa Hulo, Sulu. Yung isa iniwan sa motorsiklo at yung isa naman ay suicide bomber sa loob ng simbahan ng katedral na to. Kaya subukan nating pasukin yung loob nito. Kakausapin natin ang officer, baka paiduro tayo tayong pumasok sa loob. Ah, sige po. The good thing is, pinayagan kami at ito ang kauna-unahang pagkakataon na makikita nyo sa social media ang simbahan ng Katoliko dito sa Hulo, Sulu. Pinahintulutan tayong pumasok dito sa katedral ng Hulo, Sulu. Magandang araw po. Morning. Morning po. Dito na lang po siguro namin iwan, bike. Sa totoo lang, medyo mahigpit kasi yung security dito dahil nga sa naganap na insidente dito noon. Kaya may militar sa labas. Tapos pagpasok namin dito, sinalubong kami ni Father. At ito yung itsura ng loob ng Catholic Church dito. Nilapitan din namin itong mismong pinagpwestuhan ng suicide bomber na ikinikwento ko sa inyo kanina. Sinong mag-aakala na sa loob ng Hulo, Sulu, kahit kami talaga nabigla, hindi namin inakala na may ganito pala dito sa Sulu. Hindi namin alam na may katedral, hindi namin alam, diba? Ayun, dito daw yung simula. Yan, hindi namin inasahan na merong simbahan ng Katoliko dito. Church na malaki talaga. Ayan. Ito yung bomb. Yung suicide bomber dito. Oh. So, dahil nga historical ito, itong mismong tinatapakan ni Danny, yan. Ano daw yan, tawag dito? Yan yung suicide bomber. Diyan siya nakaupo. Upo ka dyan. Ah, dito umupo. Upo ka dyan. Ayan. Diyan mismo sumabog. Oo. Ayan. So, diyan mismo sumabog. So, ganyan ka-historical to.
Unang balita pa lang, di ba? Nagulat na kayo. Pare-parehas nating hindi inaasahan ito, pero mas madami pa kayong hindi aasahan dahil iikutin natin itong buong isla. Mapapakita ko sa inyo yung hugis pusong lawa dito at kristal na buhangin maya-maya lang. Kaya stay tuned hanggang sa dulo. Okay, lipat ngayon tayo ng ibang destinasyon. Father, salamat po ah. Thank you po. God bless po. Ayan, so lipat tayo ng mosque naman. Tignan naman natin syempre yung mosque. Kasi part yan eh, kung pupunta ka dito, puntahan mo na kung anong mga kultura. Paglabas namin ng simbahan ay nandito pa din ang mga sundalong naka-duty dito. Sobrang protected talaga ng simbahan dahil ito naman talaga yung mainit sa mata sa mga terror. Dagdag kaalaman lang kapag kainatake ng isang terorista, ang isang lugar dito sa Hulosulu, wala silang pakialam kung Kristiyano or Muslim ka. Mali kasi yung perspective na sinasabi sa atin na kapag Kristiyano ka, pinapatay ka ng mga Muslim. Sobrang mali po noon. Shoutout sa mga teacher na nagtuturo ng ganyan sa mga eskwelahan. At isa po ako sa mga bata na naturuan ng ganong pananaw during my early days in school. Maybe totoo yung mga tinuro sa amin. Pero nung panahon pa yun noon, yung panahon ngayon hindi na siguro siya applicable na ituro ngayon sa mga bata kasi lalo lang nabibuild ang takot. Pero ako nang mismong nagsasabi sa inyo na napakaganda ng Hulosulu at eto na yung continuation ng ating vlog. Uso din dito yung padyak o pedicab kung tawagin sa atin. Ewan ko kung anong tawag dito. Aming mga prutas dito oh, may langka, may malalaking ano, daming prutas! Maybe we can buy mangosteen. Spoiler alert, nalaman namin to pagbalik pa namin ng Hulosulu. Yung durian pala dito sa may Hulosulu is native. So dito mo lang siya mabibili at matitikman. Malalaman nyo yan sa susunod nating pagbalik dito pagkagaling natin ng Tawi-Tawi. At eto na yung mosque ang ating pupuntahan. Mga kabata, just wow! Tignan nyo, mula Batanes hanggang Hulo. Eto yung kanilang mosque yata. So ito nga. So subukan nating pasukin kasi hindi pa kami nakakapasok sa mosque. Hindi pa namin alam itsura ng mosque. So subukan natin na pasukin. Hindi pa ako nakakakita ng loob ng mosque sa buong buhay ko. Pati na din yung kultura kung paano pumasok dito. Kayo ba? Nakakita na ba kayo? Kwento nyo naman yung experience nyo dyan sa comment section. Pero ito yung kwento ko kung paano kami papasok sa loob ng mosque at yung mga discipline na kailangan mong aralin dito. Pagpasok ko pa lang ay sobrang namanghana ako. Napakalinis, naka-tiles ang sahig, mga kabatak. Yung luwang na yan, lahat yan naka-tiles. Tapos makikita nyo na halos wala kang makita ni Katiting na dumi dito sa kanilang mosque. Kaya nila nakuha yung respeto ko bilang isang Kristiyano sa kanilang religion. Even though magkaiba kami ng paniniwala, pero naniniwala ako na mabubuting tao ang mga nandito sa relihiyon ng Islam. So akala ko maganda na siya sa labas. Mas maganda pala siya dito sa loob, grabe. Isipin nyo gano'ng kalaki yung mosque na to. Ganda! Para sa akin, napakalaking oportunidad na na makita at makapasok dito sa isang mismong mosque sa Hulosulu. So, ito yung mismong mosque, mga kabatak. Maliban sa malaki siya, malinis at maganda ba? Di ba, sir? Ano po yan? Dito po kayo makikita? Ah, ano din? Ano pong tawag sa inyo pag pumupunta dito? Simba din? Oh, may iba po kayong simba din. Samba ganyan, simba. Parang simba sa okay. Yan. So, chinelas tatanggalin. Kailangan nating tanggalin ang ating chinelas for respect. So, kailangan nating iwan diyan. Okay na 'yan. Tapos dito. Hanggang dito lang. Okay. Ah, ganito lang po pala siya. Tapos dito na po yung... dito na po sumasamba. Okay. If you are wondering, ganito pala yung loob ng isang mosque. Plain lang siya, mga kabatak. Tapos dito na nagdadasal yung mga kapatid natin na mga Muslim. Hiwalay din ang lalaki at babae sa pagdarasal. Hindi sila pwedeng magsama. Sa ibaba yung mga babae at dito naman sa itaas yung mga lalaki. Ganun yung culture nila. Napaka-respetado ng babae sa kanilang kultura. Tsaka hindi ko pa nami-mention pala dito yung about sa dowry, ano? Next time, sasabihin ko yan sa inyo. So apparently, hanggang dito lang tayo sa may guhit na to. Hindi tayo pwedeng pumasok sa loob kasi wala daw nagbabantay ngayon. Pero at least, nakita natin. First time kong makakita ng mosque. Akala ko may something sa loob. Pero ganito lang pala siya. Sir, paano yan? Pagka yung babae, nasaan sila? Sa baba. Ah, nasa baba? Hindi pwede maghalo ang babae at saka lalaki. Ganun pala siya. So, may place na babae lang talaga, hindi niya nakikita sila lalaki. Ah, okay. So, ganun pala siya.
Sir, ano naman din, ano lang, additional tanong ko lang naman to sa personal question. Bakit pala yung mga babae laging naka, yung mga dalaga na Muslim? Na, ano po yung mga prescribed na, I am not the authority, pero parang yun yung prescribed sa Islam. Kung nasapik ka na ng paniniwala, meron din naman yung face lang. Okay. Pero dapat talaga cover yung hair. Bakit daw kailangan? Kasi isa to sa tinatawag nila, aura. Ito sa mga required na dapat takpan. Okay po. Yun pala yun. At least alam na namin. So, ganun pala siya. Akala namin nagtatakip lang sila dahil gusto nilang maging maputi. Ayan. So, ganun pala. Ay, kasama pala talaga yun sa kanilang... I recommend abangan nyo yung video natin sa Tawi-Tawi dahil wala ako sa sitwasyon para magpaliwanag nyan. Pero etong si Ma'am, siya yung magpapaliwanag sa atin yan. So abangan nyo na lang dito sa channel natin. So please consider subscribing na lang para maging updated ka dyan. Alam nyo yung nakakatuwa dito, kapag nagta-travel ka dito, natututo ka sa kultura nila. Iba yung natututunan mo lang sa libro sa natutunan mo talaga by experience. So ibang-iba, napakalayo. So lalo na yung mga sinasabi sa news, ang layo talaga. Ako na magsasabi sa inyo, ang ganda ng Sulu. Ang peaceful ng Sulu. So, peaceful na talaga sila dito. Totoo naman ang balita na magulo talaga dito, pero 3 taon na ang nakalipas noon. Ngayon, sa mga pagkakataon na to, 3 taon nang walang insidente ng pambobomba o kahit pang-hostage man lang dito sa lugar. Kaya pwedeng-pwede nyo na ding bisitahin or i-consider na puntahan itong Hulo, Sulu. Nagbisikleta na uli kami at ngayon naman ay pupuntahan natin ang kanilang Kapitolyo para na din makita natin yung itsura ng mismong Kapitolyo at yung mga locals din na nadadaanan dito. Sabi nila dito, yung mga pagkain na daw dito, yung mga goods dito ay hindi na galing ng Luzon, galing na ng Malaysia. Kaya kahit daw naghihirap na yung Luzon sa asukal, may asukal daw sila dito kasi mas malapit nga naman ang Malaysia dito. So makikita natin dito yung mga tindahan. Tapos yun, siguro makakaikot na tayo ng Sulu ngayon. Nakakatuwa, hindi ko ma-explain yung feeling, pero ang sarap. Kasi sino mag-aakala naabot tayo dito sa Sulu nang nakabisikleta lang. Ganito ang usual na kalakaran dito sa Sulu. Ang kagandahan lang, walang masyadong araw ngayon. Medyo umuulan pa nga, kaya masarap pa din talaga magbisikleta. At hindi nagtagal ay dumating na kami dito sa provincial capital ng Hulo, Sulu. May I Love Sulu pa nga dito sa harapan eh. Napakalaki. Siyempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataon na magpicture dyan. Yan o. Mula Batanes hanggang... Comment nyo kung nasan tayo. Di naman obvious oh, Sulu. Yan, picture lang kami, tapos punta tayo doon sa Kapitolyo, kung pwede. At ito na tayo mga kabatak. Ito na yung provincial capital of Hulo, Sulu. Yan, finally. Tutungtungan na natin ang provincial capital. Kasama sila sir, siyempre, salamat sa kanila. Dito tayo. Sulu, mga kabatak. Kitang-kita, pwestuhan ko dito sa gitna. Uy! Ganda ng pwesto natin, oh. Katulad ng sabi ko sa inyo sa Basilan, napakalaki ng impluensya ng religion pagdating sa kultura. Tingnan nyo, yung capital nila, mukhang mosque siya kung titignan mo siya sa labas. Pero provincial capital to. At ayan mga kabatak, ano, nandito na yung mga bike natin at nandito tayo ngayon sa Sulu Provincial Capital. Grabe, sino mag-aakala na yung bisikleta mo pala pwede mong dalhin sa dulo ng Pilipinas? Yes. Sa medyo dulo? Almost, konti almost. Na lang. Ayan. So ang kagandahan dito mga batak, isa sa mga nanotice ko, malilinis yung mga provincial capital nila. Yeah. Tapos kahit yung loob malilinis. Tapos ito, subukan nating pasukin. Punta daw tayo sa tourism office. Pumasok kami dito sa Kapitolyo ng Hulo, Sulu mga kabatak. Pagpasok mo pa lang, makikita mo na dito ang mayaman nilang kultura. At additional information lang, alam nyo ba na ang mga tausog or mga tao sa Hulo, Sulu ang pinakahuling sumuko sa kamay ng mga Spanish noong kinoloni or sinakop tayo nila? Anyways, kung gusto nyo malaman yung mga kwento about dyan, basahin nyo na lang sa Google mga kabatak. Nagkaroon kasi kami dito ng konting kwentuhan ng tourism office ng Sulu mismo mga kabatak at dito namin nalaman yung ibang mga kwento, story, history and yung iba pang mga kultura na pwede naming makita at mabisita dito sa Hulo, Sulu, including the places. Kaya pupuntahan natin yung mga sinabi sa atin na magagandang pasyalan dito sa Hulo, Sulu. Magsisisi.
Yun nga po. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po. Salamat po. Nice to meet you po. Thank you, thank you. Pagkatapos natin sa Kapitolyo ay nagbisikleta na uli kami. At alam nyo ba kung saan naman tayo ngayon pupunta? Siyempre, kailangan nating mag-refuel. Kainan naman, mga kabatak. Dinala kami ng Tausog Bikers Club dito sa isang local karinderya na food. Parang hindi ko alam kung anong tawag nila dito, pero sikat daw to dito sa Hulosulu. At dito talaga nila dinadala yung mga dumadayo dito. Napakadaming pagkain na locals ang matitikman. Makikita nyo naman na pinipilahan ang lugar na to. At alam nyo ba kung ano ang isang natatanging yaman ng Hulosulu? Nasa ilalim ng kanilang dagat. More on that later, mga kabatak. Yung about sa story ng mga pearl dito sa Hulosulu. Ayan, mga kabatak, ito daw yung Tausong Delicacy na black soup. Ano pong tawag? Tulaitum. Oh, hindi ko mabigkas eh. Tulaitum. Tulaitum, yan. Black soup. So, black soup. So, tikman natin agad. Ganito po ba pag-igot dito? Binulang itim. Binulang itim. Masarap siya. Masarap niya. Ano yan? Parang native na manok yung lasa nung manok. Pero baka yan, ginawa niyan. Yung ano baka nang, daw? Yung ano nang yung, parang ginawa parang uling. Tapos, yun, kaya nga naging ito. Oh, ano lasa? Sinulog ang niyo. Ang sarap. Ang sarap niya. Lagyan niyo ng sili na. Ah, sili ko ang ano. Again, ito yung paborito kong i-share sa inyo, yung mga pagkain na locals. Yung una nating tinikman, yung tinoy, hindi ko alam talaga, hindi ko mabigkas yung tawag doon. Basta black soup or tinolang itim yung tawag nung iba. Tapos ang sarap lang din na makisalamuha sa kanila, na nalalaman mo yung mga kultura nila, kung paano sila kumakain, anong type ng pagkain nila. Tapos yung mga sariwang pagkain din dito sa isla, grabe, nakakamiss ang Hulosulu. Shoutout sa lahat ng Tausog Bikers na kasama natin during this time, mga kabatak. Salamat po sa inyo. Ng pagkain nila dito. Hindi familiar sa akin yung lasa nitong black soup. Pero ang sarap niya. Hindi talaga familiar. Hindi ko alam yung lasa niya, pero masarap siya. Hindi ko ma-describe kung ano yung malapit na lasa nito, pero sarap. Baka daw yan eh. Pagkatapos ng napakasarap na kainan, mga kabatak, eto na yung mga sumunod na nangyari sa atin. Oras natin, 11:47. So, mamamahinga muna kami. Punta muna kami sa tutuluyan namin. Tapos pagdating natin doon, pahinga, alas 2 sa alis tayo, punta tayo ng Parang tsaka mga beaches dito. So baka travel vlog na yung gawin nating episode dito, no? So good luck sa atin. So enjoy lang kayong manood dyan. Sit back, mga kabatak. Again, maliit lang ang bayan ng Hulo, kaya konting-konting pagpadyak lang yung ginawa namin. Mga 3 kilometers lang, nakarating na kami dito sa aming tutuluyan. Mga kabatak, dito tayo magpapahinga ng konti at mag-unload ng gamit. Nandito tayo ngayon sa may arko doon, parang headquarters. Tapos nandito tayo ngayon sa Sulu Peacekeepers Multipurpose Corporative. So parang dito siguro ka nag-i-stay yung mga, mga turista. Tama po ba? Sulu Peacekeeper, pwede nyo itong i-consider na matuluyan dito sa Hulosulu. Isa to sa pinaka-safe. Bakit? Headquarters kasi yung nasa harapan natin. Mga sundalo at pulis. Kaya naman dito kami dinala ng Tausog Bikers Club. Salamat sa inyo. Ayan. So wala daw parking doon ng bisikleta. Ang gagawin natin ngayon ay iiwan natin doon kila sir. Sa bahay nila yung bike natin. Yung gamit na lang dadalhin natin dito. Hello po! Magandang araw po! Ito yung headquarters na sinasabi ko sa inyo kanina. Dahil dito daw talaga yung headquarters ng mga polis. At ayan, mga kabatak, ito na yung bisikleta natin. Ito yung bisikleta ni Danny. Ang kagandahan dito, mga kabatak, bali iiwan kasi namin itong mga bisikleta namin dito dahil wala daw silang parking doon. So for security ng bike namin, iniwan namin siya dyan. At ang kagandahan dito sa mga LD girls bag, makikita nyo ngayon na nakasukbit lang siya sa akin. Yan. So yan yung maganda dito. So kung pwede mong iwan yung bike mo, may madadala mo yung mga mahalagang gamit mo. So yan, pwede kayong makabili ng LD girls bag dyan sa link sa baba. At ayan, mga kabatak, nandito na tayo sa ating tutuluyan. Last pag na si Danny. Hilo-hilo na ako, pero sayang. Ayan, nakakahilo talaga yung biyahe kasi 12 hours ka pa naman sa barko, hindi ka mahilo. So, ngayon ay magpapahinga muna tayo at magkita-kita tayo mamaya sa mga beach. Ililipot ko kayo in 3, 2, 1, boom! Time check, mga kabatak, it's 1:58.
alas dos yung usapan namin. So lalabas na kami. Tayo ngayon ay pupunta ng mga beaches dito. So ilulibot daw nila tayo. Tignan natin kung gaano kaganda ang Sulu. Tignan natin kung totoo yung pinagmamalaki nila dito. Nasabi nila magaganda daw ang beaches dito. Kaya subukan natin, silipin na natin. Kahit limited lang yung time natin, pupuntahan pa din natin yan. Dahil sayang naman yung binyahe natin na 12 oras para lang makarating dito sa Sulu. So sayang naman. So thank you kala sir na nag-accommodate sa amin dito. Thank you. Tausu Bikers Club, syempre. Okay, baka lang nakakalimutan nyo na yung araw na to, ito din yung araw na dumating kami dito sa Hulosulu. Ito yung 12 hours kami sa barko, mga kabata, kaya medyo hilong-hilo pa talaga kami. Pero nakapagbisikleta tayo, nakaikot tayo ng Hulosulu at ngayong hapon naman ay pupunta tayo sa mga beaches nila. Pero ang napansin ko kasi medyo mahaba na yung video, kaya siguro panandalian ko uling puputulin. Hindi ko inasahan na kailangan ko palang gumawa ng 3 video dito sa Hulosulu. Ganun kadami at ganun kaganda yung gusto kong ipakita dito. Gusto ko kasi pag yung mga beaches naman yung titignan natin dito ay beaches lang din talaga. Yung cycling ay cycling lang din. So ganun tatakbo yung episode natin. Abangan nyo na lang in 2 days yung part 3 nito. Kaya salamat sa panonood, mga kabatak. Hopefully nag-enjoy kayo. Kung may mga thoughts kayo, suggestion, comments or ideas, i-comment nyo lang dyan sa baba. And please tulungan nyo naman akong i-share yung video na to ng mas madami pang makakita at maka-appreciate ng Hulosulu. Salamat, mga kabatak.